Sampu ang nauna nagpahiwatig ng interes bilang bagong major player sa pagbigay ng cellular service sa Pilipinas. Pero tatlo lamang ang nagsumite ng bidding documents na simula ng pagbusisi rito ng selection committee. Yan ang Miss Latel Consortium, PT&T at Sear Telecom. Sa preliminary evaluation pa lamang, disqualified na ang Sear dahil hindi raw nagsumite ng 700 million peso security fee. Ang Sear Telecom ang consortium na kinabibilangan ni dating Ilocos Sir Governor Chavit Singson. Gate naman ng Sear, may mga hindi nilinaw ang NTC kaya nagkaroon ng komplikasyon ng pagkuha nila ng participation security. The participation security is supposed to be a letter of credit. Our diligent efforts to get one was met with a legitimate query on the wording of the letter of credit. Disqualified din ang PT&T na isa sa kauna-una ng telecommunications company sa bansa dahil hindi nagsumite ng technical capacity documents. As the lone Filipino company, the certification for technical capability has to come from the NTC. And that has been something that we have been requesting for since the start of the bid process. So for us not receiving one up to the last minute, in my view, is irregular. Mayroong letter coming from our regulation branch, the head, and responding to the request of the technical capability na we were told na they refused to receive the letter, no? And in-email din sa kanila. Maghapon namang binusisi ang mga sinumitang dokumento ng natirang bidder ng Miss Latel hanggang idineklara ito ng NTC bilang professional new major player. Consortium ito ng China Telecom, isa sa pinakamalaking telecommunications company sa China, at ng Odena Corporation, subsidiary nitong Chelsea Logistics Holdings Corporation, na pag-aari ng negosyanteng si Dennis Uy kasama ang Mindanao Islamic Telephone Company. Taga Davao si Uy at isa sa pinakamalaking campaign contributor ni Pangulong Duterte. Si Uy din ang presidente, CEO at direktor ng Phoenix Petroleum Corporation. Nung isang taon, inalok mismo ni Pangulong Duterte ang China na pasukin ang telco industry sa bansa. Ikinatuwa naman ito ng Miss Latel Consortium. Tiwala raw sila sa kakayahan ng consortium na makapaghatid sila ng world-class na serbisyo. Ang Globe Telecom, ikinatuwa ang pagpili ng gobyerno sa new telco player na mas magpapasigla daw ng kompetisyon na magbebenepisyo sa consumer. Anda rin daw ang smart communication sa kompetisyon habang pinapabuti rin nila ang kanilang serbisyo. Aapela naman daw ang dalawang dinisqualify na kumpanya. Ayon kay Chavit Singson ng Sear Telecom, may exclusive contract ang Miss Latel sa ibang kumpanya kaya di na dapat pinayagan ang kanilang bid. Di naman pinangalanan ni Singson ang kumpanya. Pero kung hanap mo ng sinong ma-disqualify, dapat yung kay Dennis Uy dahil misleading yung ginawa nila eh. Maging ang mga grupong nagpakita ng interes na makibahagi sa bidding ng third telco, umaangal. Hindi itinuloy ng Now Corporation at Teltec ang kanilang pagsusumite ng bid documents. Sabi ng Teltec, hindi raw naging patas ang labanan dahil tila mas pinaboran daw ng dalawang malaking kumpanya na nagbibigay ng cellphone service ngayon. If the two dominant players, you know, they're very dominant players, work on the market, you know what I mean, price cut and everything, so what would happen now to the viability of the third player? It could fold up. The others have their own reasons, no? Para na hindi na tumuloy, we respect their decision, of course. Nagpetisyon na rin noon ang Now Telecom para pigilan ng bidding pero di ito pinagbigyan ng korte. Sa inaasahang pagpasok ng Miss Latel Consortium, nakabilang ang China Telecom, sabi ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Po, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga security concern na nabanggit sa partisipasyon ng isang dayuhang kumpanya sa telecommunications industry sa bansa. Joseph Morong, GMA News.